갑자기 내게 나타나죠 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네. 너 때문에 up mga kabulol, it's me again, I'm back Christop TV channel po. So Merry Christmas po to all OFW here in South Korea tsaka saan man po sulok ng mundo. Isang maligayang Pasko po sa ating lahat, at no, sana ay magkaroon tayo ng isang manigong bagong taon sa pagsalubong natin sa 2022. So guys, as you can see, Pasko namin dito sa Korea, ito napaka-ordinaryong araw lang po, parang ordinary days lang na kapag may pasok po kami, yung wala man lang ka-okasyon-okasyon, kasi sa Korea bibihira lang yung mga nagse-celebrate ng Pasko, at bukod doon puro factory kasi yung nasa paligid namin, kaya wala kang makikitang pamilya na nagse-celebrate ng Kapaskuhan. At marami rin sa kanila yung mga Buddha, so hindi gaano sila nagse-celebrate ng Kapaskuhan nila rito. Yung iba may mga pasok yung factory, may mga trabaho, kami wala kasi bukod sa mahina at saka Pasko na rin. Siyempre, sino nga naman gustong pumasok sa araw ng Kapaskuhan nagtatrabaho ka. Sabi ang lamig mga kabulol, yan kung narinig nyo yung ibang factory bukas, may trabaho sila kahit Pasko. So guys, for today's video po alam ko maraming makaka-relate po sa katulad ko na yung Pasko dito parang napaka-ordinary lang. Taliwas sa Pilipinas na busy, lalo na sa medianoche, kaninang alas 12 pagsalubong sa 25. So eto, ganito, maglalaba ka, magluluto ka, kung kapos yung budget mo, kung ano yung laman ng rep mo, kung itlog na lang yan o sardinas naman yan, wala kang magagawa kundi yun yung kahinin mo sa araw ng Kapaskuhan sa medianoche. Taliwas po sa iniisip po, inaakala ng iba na napakasarap pamuhay sa ibang bansa. Kung alam lang po nila, bulol na naman. Kaya masasabi ko guys, sadyang iba talaga magpasko sa Pilipinas. Yung makasama mo lang yung pamilya mo, anak mo, asawa mo, magulang mo, hindi mo na, priceless na. Hindi na mabibiling pera yung kaligayahan na nararamdaman natin. Tanging ang para sa atin na lang yung makita sila nakangiti habang binabati tayo ng maligayang Pasko. May aabot ka man o wala, yung pong ganun. Kasi ang Pasko ay hindi naman yun sa kung magkano ang kaya mong bigay o may binigay ka o may inabot ka o wala. Ang Pasko ay siya yung para maparamdam mo lang sa mga taong mahal mo at nagmamahal din sa'yo kung gaano kaimportante sa buhay nila na nakasama ka nila, yung walang nagkakasakit, buo yung pamilya, nagtutulungan. Yan naman po ang diwa talaga ng Pasko pagbibigayan. Yung hindi sasama yung loob mo kung may binigay o wala. Kung meron, salamat. Kung wala, pasensya na kasi marami pa naman pagkakataon, malay mo sa iba. Lalo na ngayon, dumaan tayo sa matinding pagsubok ng buhay. Marami yung sa mga kababayan natin na hindi pa nakakabangon na bumabangon pa lang. Nakakamiss magpasko sa Pilipinas. Yung kahit na hindi mo ramdam yung Pasko, kahit nasa ibang bansa ka, sa tuwing inaalala mo o nagbabalik tanaw ka ng kabataan mo, parang may kirot sa puso natin, hindi ho ba?
sadyang iba talaga ang Pasko sa Pilipinas. Sa mga kagaya kong OFW, paramihan tayo nang nag-celebrate o ipinagdiwang o idinaos yung Kapaskuhan na malayo tayo sa pamilya. Ako siguro, 8 years na. Kasi nung nagbakasyon ako, ay hindi po, almost 9 years na ngayon. Kasi nagbakasyon ako, bagong taon ako nandun sa Pilipinas. Hindi ako nakapagpasko sa loob ng 9 years na kasama yung pamilya. Yung makita mo, yung bata ako, naglalagay ako ng Christmas light. Yung samot-sari, iba't ibang kulay ng Christmas light na umiilaw sa gabi. Dito wala kaming makikita. Sa lahat po ng OFW na malayo sa pamilya, anuman pong estado ng buhay natin o anuman pong klase ng trabaho natin, doktor ka man, engineer, teacher, DH ka man, factory worker ka man, construction worker ka man, o kahit ano pong trabaho yan. Saludo po ako sa mga kagaya kong OFW na tinitiis mapalayo at nagsasakripisyo na hindi mo mapapantayan nino man ang sakripisyong ginagawa namin para lang mabigyan ng magandang kinabukasan at mabigyan sila ng mayahapag, lalo na sa Kapaskuhan, ngayong araw ng Kapaskuhan sa mesa. Maraming maraming salamat po at bilib po ako sa inyo. Ako po si Christoph TV Channel, galing po sa puso ko at sa pamilya ko. Bumabati po sa inyo ng isang maligayang Pasko at naway magkaroon po tayo ng isang manigong bagong taon. Salamat po sa lahat, lalo na lalo sa mga kabulon na supporters na nanonood sa mga video ko. Maraming maraming salamat po mga kabulon. Sana dumami pa po kayo para mas marami pa po makarelate at ma-inspired sa buhay ng isang OFW na malayo sa isang sa pamilya. Guys, tignan nyo naman ang daan, ang linis ng daan, napakatahimik, nakakabingi. Puro factory, yung iba may trabaho pa. So, kung hindi ka talaga sanay, maiinip ka. Lalo na kung first time mo sa ibang bansa, mapunta ka pa sa ganitong lugar na wala kang makikitang tao sa daan. Malayo yung mga kakilala mong mga Pilipino. Puro factory ang pagitan ng inyong factory din. Pagkatas ng factory, factory din. Walang mga bahay talaga mga kabulol. Guys, tingnan nyo po yung ano, yung lamig na o yung moist na lumalabas sa katawan ko. Talaga napakalamig. Dahil ko pa yung naninigarilyo. Malamig po talaga. Pagbutihin po natin ang pagtatrabaho natin. Magtsaga po tayo sa trabaho natin, lalo na sa mga bagong dating dito sa Korea. Nasa ganun ay pag nakaipon tayo, hindi na natin kailangan lumayo muli sa ating mga kanya-kanyang pamilya dahil napakahirap talaga ng mag-celebrate ng bagong taon, Pasko, birthday sa mga special occasion ng buhay natin na malayo tayo sa pamilya natin. Merong iba dyan, tumanda na sa ibang bansa, nag-aalaga ng mga ibang bata samantalang yung anak nila ni hindi mo nila nasilayan sa paglaki kaya pag umuwi alos hindi makilala. So mahirap po yun sa damdamin natin dahil sa pagsasakripisyo natin na napakahabang panahon sa ibang lugar tapos pag uwi mo ganun yung mararamdaman mo, hindi malapit o hindi napalapit sa iyo yung mga anak mo kaya napakahirap. Kaya mag-ipon po tayo ng maayos, ilagay po natin yung pinagpaguran natin ng isang buwan, yung sahod natin sa tama para nasa ganun na hindi mo mauwi sa wala yung lahat ng ating pagsasakripisyo dito sa bansang pinuntahan natin kung saan man tayo nagtatrabaho na naroroon. Yan guys, dumating na tayo sa pupuntahan natin, nandito na tayo kung saan tayo namamalengke. Doon kami pupunta, doon ako bibili ng ano, makakain Filipino food sa Walmart. Tawid lang ako. Nandito tayo.
Uwi na tayo mga kablol. Mag-taxi na tayo dahil malamig. Yo se oye. Song Mario. Mario oti gan. Jagut kasu. Cukup wie yo. Hello guys, ito kakarating lang natin. Nagtaxi na ako dahil napakalamig talaga, hindi po kakayanin. So ito yung pinamili natin. May stock pa naman ako kasi hindi ganong naubos yung stock natin na pinamili last week. So ito, kakadating ko lang, nasa factory na tayo. Normal days lang po sa amin dito. Kain, tulog lang pag wala kaming pasok. Lahat, New Year, tanging ano lang po dito makikita nyo. Sa bagay, kahit Chinese New Year sa kanila rito, wala kang makikitang maingay sa lugar namin dahil puro factory po. Ayan, napakatahimik. Daan lang ng mga sasakyan na naririnig mo. Dumadaan sila sa daan. So yun lang po mga kabulol. Pasok na po tayo. Gusto kong i-shout out all viewers na nanonood sa aking mga munting video. Kahit pa paano eh, nakakatulong tayo sa iba. Yun lang manangangarin natin. Sana sa bagong taon na paparating eh, maganda yung salubong sa ating lahat. So again, hanggang dito na lang yung video natin mga kabulol. Pasensya na tayo. Pasensya na po kayo dahil hindi po ako gano'n nakagawa ng ibang content dahil napakalamig talaga sa labas. Alam ko no, yung mga bago o yung dati yan na napanood na yung mga video kong to. So sa mga bago po to, nabulol na naman ako, nagkabaliktad. I mean yung mga dati yan na napapanood na nila yung mga ganitong content na ginagawa ko. Para sa mga bago po to. Again, inuulit ko, maraming salamat sa patuloy na tumatangkilik sa aking channel. Paulit-ulit ko po nagpapasalamat sa inyo. So ito pong muli si Christoph TV Channel, now signing off. Magkita-kita po tayo muli sa susunod kong gagawing video. Anyo sa iyo. Merry Merry Christmas and a Happy New Year po sa ating lahat. Keep safe. No.